Naka-A+ ako sa business mathematics kahapon. Wow, talaga ba? Ang galing naman ng baby ko. Uy, galingan mo ha, para mag-cum laude ka katulad ng Kuya Kelvin mo. Ay naku ma, hindi naman ako nakikipag-compete kay Kuya Kelvs. Ito naman, healthy competition naman yun, magpapunggahan laki ng honors. Ma, may request po ako sa'yo. Naku, yan naman ang sinasabi ko eh, pa-flex-flex yung pala may request. Oh, sige na, ano yun? Ma, sama ka sa birthday ni Tita Belia. May pwede na siya mamaya. Tayo-tayo lang. Kayo-kayo na lang. Ma, sige na. Colleen, alam mo ba kung anong hinihiling mo sa akin, anak? Passes pass, di ba, Ma? Hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa kanya? Hindi ba pwedeng may feelings din yung nanay mo? Ay, hindi ba pwedeng no hurt feelings? Naku, ikaw kayong agawan ng asawa. Oy, pero huwag mo na mag-aasawa ha. Erase, erase. Alam ko, tuwing pumupunta ako kay na Papa, mabigat ang kalooban mo. Siguro, iniisip mo na mas mahal ko na si Papa. Walang competition, Ma. It's a tie. Pero sana, kayo ni Tita Belia. Uy, hindi ako nakikipagkompetensya dun sa Belia yun, ha? Basta, Ma. Ang gusto ko lang, maging okay na rin kayo. Sa totoo lang, Ma. Masama rin naman talaga loob ko kay Tita Belia, eh. At nagkamali din naman po kasi talaga siya. Pero, mabait po siya sa akin. At dahil doon, okay na rin po siya sa akin. Alam ko pong mas apektado kayo sa nangyari noon. Pero sana, Ma, maging okay na rin kayo. Pamilya na rin po kasi siya ni Papa. Kaya sana, tanggapin niyo na rin po siya. Ay, nako, anak. Ibang level yung pangunawa mo. Alam ko naman, Ma, na ganun ka din, eh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mag-wish ka muna, Tita Belia. Thank you, Colleen, Paula. Sa cake, di ko ina-expect. Ako din. Salamat, ha? Anong minish mo, Tita Belia? Yung palagi kong pinagdadasal. Alam mo naman yun, magka-baby. Paula, ang swerte mo kay Colleen. Napakabait at napakasweet. Pero kami ni Aljo, di pa sila swerte. Sabi naman nila, try and try until you die. Sorry, joke lang. Kayo naman. Siyempre, until you succeed. Tsaka, oo, magkakaroon ka kaya ng maraming Colleen, tsaka Aljo Jr. Okay. Thank you, Pa. Excuse me. Kay Victor Zamora po. He just experienced what we call silent heart attack. Pero hindi naman malala ang kanyang mga sintomas na naranasan ngayon. Ba't kailangan niya mag-undergo ng angioplasty dahil sa kanyang insomnia? Nakausap ko na rin yung doktor niya at kailangan niya talaga mag-undergo sa madaling panahon. Maiwan ko na po tayo. Salamat o. O, sige. Uwiin tayo? Ba't hindi mo sa akin sinabi na matagal na palang kailangan mo ng angioplasty? Sorry. Naglihim ako. Victor, alam ko galit ka sa akin. Pero kung paparusahan mo ko, pwede wag ganito? Hindi kita pinaparusahan. Eh, anong ginagawa mo? Tumatanggi ka sa operasyon. Ako ang mamamatay, hindi ikaw. Pero hindi mo alam, ikaw mamatay ko rin. Victor.
Tol, alam ko naman yung kasalanan ko. Nahinayaan kong tumagal ng ganito bago ko talaga sinabi sa iyo yung totoo. Yung nagsinungaling ako. Pero Victor, maniwala ka naman sa ano sa akin ngayon. Mahal na mahal kita. Pero kung hindi naman importante sa iyo, nararamdaman ko. Sana isipin mo na rin yung anak natin, si Kelvin. Hayaan mo ba siyang mawala ng isang ama? Victor, please. Piliin mo mabuhay, ha? Kung hindi para sa akin, sana para sa anak na lang natin. Maski balik-balik na rin Pang, bawal magbuhat ng mabigat. Kaya Pang, pag may kailangan kayong buhatin na malaking halaman, kami nang bahala doon. Utos mo na lang sa amin. Mm-hmm. At Pang, yung diet. Alam mo naman yun dati pa po, di ba? At pinaka-importante sa lahat, bawal mamroblema. Bawal ma-stress, Papang. Tsaka nabasa ko rin, Pang, bawal muna mag-labing-labing. Kaya talaga. Totoo, Mang. Pang, ah, hanggang kiss, hanggang yakap lang muna. Puso mo. Mang, halika dito, Mang. Dito ka. Tubo ka dyan. At sana, Pang, huwag ka na magtampo kay Mamang. Hmm? Tama naman yung ginawa niya, Pang, eh. Kung hindi kanya pinilit magpa-angioplasty, eh di baka kung ano na nangyari sa inyo ngayon, Pang? Ha? Hmm? So, that's the end of our class today. Tomorrow, we're going to tackle business plan implementation. So I'll see you guys tomorrow. Goodbye, everyone. Bye, sir. Bye, guys. Another 10 million to our offer. Come on, Patricia. Kaya mo na yun. All right. Bye. Ikaw ba nagpabigay nito sa asawa ko? Elvira. It's been many years. How are you? Bakit? Sa tingin mo, may pakialam pa ako sa inyo? Lavinia, kilala kita. Okay, fine. Pinadala ko yan sa asawa mo as a warning to you. Warning? I saw you. Nagpunta ka sa condo namin. Why? Pasensya na. Gusto ko lang tignan yung kalagayan ng anak ko. Lumabag ka sa kontrata. And really, Elvira, after this many years, may pamilya ka na, di ba? May anak ka na. Graduating. Okay, yes. So, I did a little background on you. Alam ko rin na nasaksak ka, na-hospital ka. Why don't you just focus on them. Kaya ngayon, ang asawa ko naman. Ano? What happened? Is he okay?
Ah, so wait. Mas gipit ka ngayon. Kaya susubukan mong lapitan na naman yung anak mo o si Emilio. Utang na loob, Lavinia. Pwede ba? Basta huwag mo nalang pakialaman ang pamilya ko. So, I would say the same thing. Layuan mo ang pamilya ko, lalong-lalo na ang Emilio ko. Wala na akong pakialam sa kanya. Then stay out of sight! Kung ayaw mong sirain ko ang pamilya mo ngayon, keep away. Huwag mong gagalawin ang pamilya ko dahil alam mo naman na kayang-kaya ko rin gawin yun sa pamilya mo. Oh. Then we have a mutual agreement. O baka naman gusto mong mag-draft pa ako ng kontrata para dito. Mahal na mahal kita, Victor. Sana mahal mo pa rin ako, no? Sana mapatawad mo ako. Sorry na. Sorry na, Victor. Ma'am? Ma'am, bakit ka nagsasorry kay Papang? Mamalengke lang ako, Mars. Balik din ako agad, pare. Ah, sige. Ingat ka, ha? Okay. Oh, hi. Naku, nagpapawis ka pa. Ito na. Ayan, iced tea for you. Good. Oh. Thank you, ha? Ayan, welcome. Naku, pawis na pawis yung asawa ko. Wow. Huwag ka nga magpakawawis-pawis. Masama yan, eh. Talaga oo. Han. Kakapatak lang natin nung na-hospital si Elvie, ha? Ito naman. Ginusto ba natin yung nangyari kay kumparing Victor mo? Eh, mas importante ba pa itong down mo sa bagong kotse kaysa sa buhay ng kumpare natin? Second hand din ang bibilin ko. Eh, maayos pa naman ito eh. Ito nga, hindi lang patak oh. Tagas na. Oh. Guys, mukhang unahan na talaga ang labaran ngayon. Worst case scenario, pag naunahan tayo ng link, we'll have to come up with revisions or additions to the technology. In that way, may iba tayo sa kanila. Committed pa rin naman sa atin yung Korean partners natin, di ba? Well, yeah, but what if bigla silang bumitaw sa commitment? Di ba, Andrei? Well, have our tech partners do a proper demonstration before we launch one signal. Yung anak nyo kasi yung kausap ko dito noon, I think it is but proper that I talk to him first before we can proceed. You have nothing to worry about, Commissioner. Hawak na namin yung rights sa one signal. This is now a link project. We can assure you, Commissioner, now that we are on top of this, hindi na mauulit yung mga unfortunate incidents na nangyari noon. Ang mahirap makuha, support ng gobyerno. So we have to get their trust back. At kailangan mapilit natin si Mr. Mercado to support us. Kaso parang hindi nagagana yung powers ni Camille kay Mr. Mercado ever since we failed to launch. Though hindi lang naman si Mr. Mercado yung nakafocus sa projects, marami na rin officials na mas naging involved. Yes, exactly. That's why we have to look for ways na makahanap tayo ng bagong may offer sa kanila. Something that Link hasn't thought of yet. Sandra? Thank you. Now we'd like to seal the deal, so to speak, so we can move forward legally and formally. Guys, let's get to work.
At kapag nag-kick off na ang Juan signal, I promise you guys, ibigyan ko kayong lahat ng malaking bonus. Hey, let's go. Let's go. Let's. So, where do we start? Ate Kams, nakita mo na ba yung bill? Sinend ko na sa'yo. Oh, nasa 200,000 na eh. Oo nga, eh, nakakailang beses na ba tayong nababaon sa utang, tapos nakakaraos naman? Kaya okay na yan, Kevs. Mamaya, didiretso na ako dyan. Haintayin mo ako. Pagkatapos ng trabaho, diretso ako dyan, okay? Bye-bye! Sige, Ate Kams. Thank you. Camille. Andrei? Sige na, punta mo na yung papa mo kung kailangan. Sorry, sorry. Wala to. You sure you're okay? Kumahan na sa akin. Ano sa'yo? Sa akin man na yan, kaya cute. Anong sa'yo? Cute kaya ako, oo. Oh, manang-mana sa anabis nga. Kaya kasi man na sa'yo. Ano sa hindi? Paglaki niyan, ako yung kamukha. Cute talaga yung paglaki. Manang-mana sa akin yung ilong. Saksak mo sa baga mo yan. Paula naman, hindi naman para sa'yo to eh. Para sa bata to. Talaga, Aljo, para sa anak mo? Kung talagang nag-aalala ka para sa anak mo, eh sana hindi mo kami nilayasan. Di naman ako lalayas kung hindi mo ako. Kasalanan ko pa rin pala talaga. Tama na, Paula. Oh, eto na. Talagang tama na. Si Mama ang nanganib ang buhay. Ngayon naman si Papa ang... May, huwag mo muna siyang i-welcome dyan sa heaven, ha? Dito muna siya sa amin. Kasi May, pakiramdam ko, hindi po okay si Papa ng eh. Tatakot ako, May. Andito pa rin yung sakit nung nawala ka. Kakayanin ko pa ba kapag madagdagan pa to? Ito nga, Mayo. Bumunat ako ha, sa mga sulat na iniwan mo sa akin. Sabi mo, kung may mawawala, may darating naman nakapalit. Pero sorry, May, ha? Hindi ako agree dito. Hindi talaga. Kasi, May, kapag ang taong mahal mo nawala, wala namang makakapalit dun eh. Oo, May, nung nawala ka, inalagaan naman ako ni Mamang, ni Tita Marvy, ni Ate Paula, pero di ka naman nila kayang palitan, May. At ganun din kay Papang. Wala ding makakapalit sa kanya. Kasi si Papa eh, sandali ko lang naman nakasama yun, May. Pero si Papang, May, siya talaga yung nag-alaga sa akin. Kaya, May, sabihin mo dyan kay Lord, ha? Hinay-hinay lang siya sa pagkuha ng mga taong mahal ko. Please, May. Dito muna si Papang, ha? Forever in my heart. Alika, pasok ka na muna. Baka andyan si Mamang, hindi mo pa siya nakikilala eh. Sige. Sir Andrei. Si Mamang.
May binili lang. Kumusta nang papang mo? Papahinga lang po. Andrei. Pasensya na ho, nagising ko kayo. Okay lang. Hinatid ko lang po si Camille at gusto ko rin po sanang kamustahin kung paano na po yung pakiramdam niyo. Okay na ako. Ito lang mga anak kong sobra kong mag-alala eh. Siyempre naman, Pang. Pag may sakit din kami ni Ate Kams, di ba, ganun ka rin sa amin. Wala na ako sakit. Pero kailangan niyo pa rin po magpahinga. Magpagaling. Dapat po makinig po kayo kay Kelvin. Kita mo, Pang. Pati si Sir Andrei kampi sa akin. Sige po, mauna na rin po ako. Ha? Hindi, sandali. Hintayin mo na si Mamang. Graduating na ako, sir. Marapit nang matapos, kaya pahirap yung mga requirements namin sa school. Now, sana, even if your family is going through something, hindi maapektuhan yung studies mo. Nahirapan nga po akong pagsabayan eh. Hindi ako makapag-concentrate. When I was your age, ganun din ako. Ang dami ko rin problema sa pamilya ko. But I never let it hinder how strong I was able to finish in school. Sana po maging kasing strong niya din ako, sir. Kasi, nandun lagi yung takot na baka hindi kayanin ni Papang. Na baka iwan niya na kami. Mahal na mahal ko po yung papang ko, sir. At mas maswerte si Tito Victor to have a son like you. Mas maswerte po ako na tatay ko siya. Siya ng pinakamabait at pinakasupportive na tatay na nakilala ko. Ah, sige, mauna na ako. Mga Mars, salamat ha sa patak-patak. Huwag kayong mag-alala, makakabawi rin kami. Julit-julit, Mars. Ang kulit mo. Sabing okay nga lang. Mars, walang naniningil. Eh, huwag mo nga problemahin yan. Tsaka ang importante ay ano, si paring Victor makakalabas na bukas. Oo nga eh. Salamat. Ikaw, hindi ka makakain? Ito bang dalawa para sa amin lang. Mars, I'm on diet, you know. Ikaw talaga. Ikaw na. Aray. Sure? Try lang. Uy, pero teka muna pala. Maiba ako. Alam nyo ba, nung nakita ko si Andre at saka si Kelvin na magkausap, parang masarap-sarap sa pakiramdam. Tapos yung parang masaya-saya, di ba? Hindi ka tuloy maiwasan na maisip na sana pag nalaman nila yung totoo, ganun pa rin sila, no? Ang ganda sana nun. Mars, in due time, magiging okay din ang lahat. Alam mo yung fears mo, mawawala din yan. Alam mo, pakiramdam ko nga eh, matatanggap ni Kelvin yung totoo. Eh, malay mo, isang araw eh, si Andre, mapapatawad ka rin niya. Eh, ito kaya? Palingin niyo, mapapatawad pa kaya ako dito? Alam niyo, mga Mars, siya na eh. Siya na yung gusto kong makasama habang buhay. Sana ako pa rin yung gusto niya makasama habang buhay. Mars, ano ka ba? For sure yan. Ito pang si paring Victor, mahal na mahal ka niya. Pag mahal mo yung isang tao, hindi ka niya niiiwan. Yung email ko, natanggap mo ba? Na-revise ko na yung presentation natin para sa sponsors. Pero yung plus factor na hinahanap mo para sa Department of Communications, hindi ko pa kasi naiisip eh. Huwag mo na munang isipin yan. We're gonna figure something out. Tawag na din mamaya. You have to check this out. Oh, no.